kayo. Mateo to! Nasaan ka na? Natatakot ako. Magpakita ka na sa akin. Nakiniusap ako. Winston! Ano ka ba? Ba't ang tagal mo sagutin yan? Ano nangyari? Nasaan ka? Hindi ko alam! Basta, may mga puno at damo. Dito sa may pangin. Hindi ko alam kung nasaan ako. Winston! Matig na ako mamatay dito! Steffi, subukan mo muna huminahon. Buksan mo yung GPS na phone mo. Narinig mo ba ako? Steffi, ano? Okay ka lang? Hoy, kapitbahay, ba't ka umalis? Dapat binabantayan mo lang siya, di ba? Alam mo ba kung anong nangyari? Saan ka nagpunta? Sabi ko kanina, pupunta ako sa police station. Doon ka ba talaga nang galing? Wala ka doon sa pinanggalingan ko? Anong ibig mo sabihin? Umamin ka. Nandun ka rin ba sa may bangin? Sigurado ako na ikaw yung nakita ko doon kanina. Hindi ko maintindihan ang ibig mo sabihin. May inasikaso ako sa police station. Nandito na ang kaibigan mo. Pwede na ba ako umalis? Siyempre naman. Umuwi ka na. Siya nga pala. Hindi lang niya ako kaibigan. Boyfriend niya ako. Hindi mo na ako pinansin. Bastos pala to eh. Shhh! Ano ibig mo sabihin? Ano nakita mo siya dun sa bangin? Gari-gari ko lang siguro. Ay, mukhang nag-hallucinate ka lang. Normal lang naman yun. Simula ngayon, sa ganung pagkakataon, imbis na yung lalaking yun, ako na lang ang isipin mo. Winston? Salamat, ha? Akala ko, katapusan na ng buhay ko. Hindi dahil sa'yo. Baka kung ano na nangyari sa akin. Hindi ko alam kung anong gagawin ko pag mawala ka. Pasok na tayo. Ano nangyari? Dati naman, hindi ka pumapalpak. Sir. Tinagal ko na yung master cylinder nun. Imposible na yung tumigil. Lapitan mo. Yes, sir. Sino ka? Nung magkamalay kami, pareho na kaming nasa kalagitnaan ng isang highway. Pagbalik namin sa may bangin, wala na yung babae doon. Sino yung lalaking sumulpot mula sa kung saan? Hindi ko alam. Sir, ang bilis ng pangyayari.
Ipaliwanag niyo. Bakit hindi niya maalaling nangyari ng mga nakalipas na oras? Kinidnap siya papunta doon sa Gapyong. Sigurado may binigay kayong gamot sa kanya, kaya wala siya maalala kahit ano. Nahilo daw siya. Ang tawag doon, vasovagal syncope. Saline solution lang ang nasa IV niya. Wala na kaming binigay na ibang gamot. Wala nakasulat sa record niyo. Sabi niya may taong nagturok ng gamot doon sa dextrose. Sino po? Hindi ko alam. Basta naka-lab gown siya. Hindi ko nakita yung mukha. Sir, ipadadala ko na sa lab yung blood sample niya para masuri namin at mapag-aralan na mabuti. Yung record ng CCTV, saan ko pwede i-check? Tayo sa ibang ospital. Ayoko makakita ng mga tao. Sa bahay na lang ako. Nawawala yung record ng CCTV nila. Mukhang pinagplanuhan talaga nilang mabuti pag-kidnap sa'yo. Hindi ako titigil hanggat hindi yun nauhuli. Sinabi ko na sa'yo, di ba? Huwag mo nang sabihin sa polis. Baka pag-usapan na naman ako ng mga tao. Ayoko na. Sawa na ako sa intriga. Bakit? Hanggang kailan ba kita hahayaang mabuhay ng mag-isa? Naghahalala ako sa'yo. Nakukonsensya ako. Naiwan ka. Papasok na ako, ha? Sige. Pag may problema, tawagan mo lang ako. Samantala, dito ka na muna. Sa tuwing may nangyayari sa akin, bigla-bigla ka nalang dumarating. Pero kanina, nakakapagtaka dahil wala ka. Saan ako wala? Di bali na nga. Baka mali lang ang mga naiisip ko. Ano nangyari dyan? Nasaktan ka ba? Naaksidente ako habang papunta sa police station. Anong klaseng aksidente yun? Huwag mo nang tanongin. Para hindi ako mainis sa'yo, matulog ka na lang. Ba't nandito ka? Teka, maginaw, nasan ang jacket mo? Sa kusi tayo. Iniwan ko na siya sa kondo niya. Pero nag-aalala pa rin ako. Gusto ko na nga sana siyang ikuha ng mga bodyguard eh. Kaso magagalit yun. Ano kaya kung samahan mo muna siya doon kahit ngayong gabi lang? Ihahatid na lang kita. Hindi ako nag-report sa police kasi ayaw niya. Delikado talaga ang panahon. Biruin mo, tinangay si Steffi sa isang lugar na... Pag nahuli ko yung taong gumawa nun, sigurado mo papatay ko yun. Kaya mo ba ako pinantahan? Hindi ka ba nag-aalala? Napahamak yung kaibigan mo, di ba? Bakit ako mag-aalala? Maraming nagmamahal doon, kaya maraming tutulong sa kanya.
Eh kung may masamang nangyari, di binuwis mo pa yung buhay mo. Nag-away ba kayong dalawa? Nasistress lang yun dahil sa mga nangyari. Tinarayan ka na naman ba niya? Intindihin mo na lang siya. Dapat ba ako ang laging umiintindi? Hindi ako mabait. Salbahe ako. Nagkukunwari lang naman ako mabait para maisip mo na... Hindi ka salbahe. Ikaw ang pinakamabait na tao sa buong mundo. Yung mga hindi ko masabi kay Steffi, sa'yo ko nasasabi. Lucy, may gusto sana akong aminin. Ano? Ang totoo niyan. Gusto ko naman ligaw. Kay Steffi. Hindi ko rin alam kung bakit siya pa. Napakasuplada niya. Napakayabang pa. Ipinahihiya niya ako sa harap ng maraming tao. Pero mahal ko siya. Habang buhay ko siya mamahalin. Sana maging magkaibigan kami. Tulungan mo naman ako. Para kasing hindi taong turing niya sa akin eh. Kailangan kong tulong mo. Kausapin mo siya. Mabait ka naman, di ba? Naalala mo yung lalaking yun? Yung nagligtas kay Steffi noon? Nakita ko na siya. Ano? Saan? Paano mo nalaman kung anong itsura niya? Nung gabi ng aksidente, nakita ko kayo. Hindi sinasadyang narandin ako. Ipagpalagay na nating namukaan mo. Paano mo nalaman siya yun? Sinabi ba niya na niligtas niya si Steffi noon? Sigurado akong siya. Paano kung sabihin ko kay Steffi na nakita ko siya? Ano kayang mangyayari? Matagal niyang hinintay ang taong yun. Sabihin mo sa akin, sino siya? Sino ang lalaking yan? Pasensya na. Bakit? Alam ko ang feeling mo sa dami ng pelikulang nagawa ko. Pag may magandang babaeng naglakad sa harap mo, nasuot ang maluwang na damit na panglalaki kasi wala siyang dalang sariling damit. Anong ibig mo sabihin? Mahirap para sa mga lalaki na pigilan ang damdamin niyo. Sorry, takot lang kasi talaga ako bumalik sa bahay ko para kumuha ng damit. Pero ayokong mailang ka sa akin. Wala akong pakialam sa sinasabi mo. Alam ko, nasasabihin mo yan. Huwag ka na magsinungaling sa sarili mo dahil lang sa nakukonsensya ka. Pare-pareho kayong mga lalaki. Pag nakakita ng maganda, yung puso niyo, bumibilis ang tibok. Anong tingin mo rito? Maganda ba? Hmm? Ano? Pero kahit gaano pa kaganda to, wala magiging epekto sa damdamin. Isa pang halimbawa, makakita man ako ng cute na aso, hindi ako apektado. Pati na yung magagandang puno, hindi nakakabilis ng tibok ng puso. Anong ibig mong sabihin? Gusto ko lang malaman mo na para sa akin. Para ka lang paso, puno, o aso.
Kahit anong gawin mo, hindi ako maaapektuhan. Mula ngayon, huwag mo iisipin na ang puso ko makakaranas ng mabilis na pagtibok dahil sa'yo. Matulog ka na, puro ka daldal dyan. Oo na po. Kung para sa'yo, para lang akong paso, puno at aso. Matutulog na lang ako, pahiram ng kumot. Sa kwarto ka na. Saan? Dun sa kama mo? Ngayong gabi lang. O sige na nga. Total, napagod ako sa dami ng nangyari. Kailangan ko matulog ng mahimbing. Saka, di ba naikwento ko sa'yo meron akong insomnia? Pahiram ako ng libro para makatulog na ako. Magbabasa ka? Para makatulog? Para yung magic. Huwag mong hawakan yan. Hindi na po. Grabe, sobrang dami naman ang libro mo. Nabasa mo na ba lahat yan o babasahin mo pa lang? Nabasa ko na. Eh bakit tinatago mo pa? Pabibo ka? Ay, siguro marami kang napapahangang babae dahil pinagmamayabang mo yan sa kanila. Dinadala mo dito, no? Tapos sasabihin mo, professor ako. Pabibo ka nga. Alam mo, pag nabasa mo na, pwede mo nang ipamigay. Bakit tinatambak mo pa? Manahimik ka na. Pili ka. Ano to? Sulat ng alien? Ano sulat ng alien? Chinese character yan. Naalala mo yung tungkol sa Myung Shimbogam? Nangaasar ka ba? Ba't ko babasahin yan? Pampaantok ba yan? Ito, ano to? Uy, may litrato siya. Ganito ang maganda. Masarap pasahin. Isang gabi, biglang nahulog si Edward. Sa kasamaang pala, dire-diretso siyang nagpagulong-gulong, patungo sa ibaba ng burol. Paghinto niya sa damuhan, naisipan niyang mahiga upang pagmasdan ang malawak na kalangitan. Isa-isa niyang sinambit ang pangalan ng lupon ng mga bituin. Tapos bigla siyang napahinto. Biglang napaisip ng malalim si Edward. Ilang ulit pa akong kailangan mawalay nang hindi man lang nakakapagpaalam. Nalungkot si Edward, parang may biglang kumurot sa kanyang puso. Sa labis na kalungkutan, parang gusto niya maiyak. Buksan mo ang puso mo. Nandiyan lang siya sa paligid. Mahahanap mo rin ang karapat-dapat sa'yo. Pero mangyayari lang yun kung bubuksan mo ang puso mo sa kanya. Hindi. Hindi. Huwag mo siyang paniwalaan. Hindi ka dapat maniwala. Kaso huli na ang lahat. Dahil ang puso ng manika. Nagsimula ng muling mabuksan. Agita! Agita, bakit ba ito? Tingnan mo! Puro lang! Ito! Ito! Sea cucumber? Oh, Pogi, bili ka na. Tingnan mo. Ayan o, maraming nahuhuling sariwang ganito sa tuwing ganitong panahon. Saan kaya siya nagpunta? Ano kaya yun? Bigla na naman akong iniwan dito ng mag-isa. Ay, nasan kaya yung payong niya?
Pinag-interesan mo yung pag-girl na sapatos? Sinabi na nga wala sa akin eh! Ay, naku, Mateo to. Sinasabi ko na nga ba, tama ako eh. Maaga pa, saan ka napunta? Diyan lang. May binili ako. Bakit? Oh, ano ka ngayon? Bakit nandito to? Pwedeng paki-explain? Naasar ka pa dahil kinukulit kita? Todo iwas ka pa sa tanong ko. Diba sinubatan mo pa nga ako dahil sabi mo wala akong utang na loob? Sabi mo pa, anay mo ang pababae sapatos? Tandang-tanda ko kaya yung mga sinabi mo sa akin dati. Talaga? Oo, talaga. Mayuwi ako. Si Cucumber. Totoo pala ng tahimik na pusa. Saan nga nagbubungkal? Sa kusina. Ay, oo. Ang tahimik na pusa nagbubungkal sa kusina. Kunwari lang, wala kang imik. Sana kasi sinabi mo na lang agad sa akin na mahilig ka pala sa shoes na pag-girl. Ang sapatos ko kasing dami nung kay Imelda. Sana pinamana ko na lang yung iba sa'yo. Kaya ko naman yan. Ay, naku, okay lang yan. May kanya-kanya tayong hilig, hindi kita husgahan. Magsabi ka lang ng totoo. Ano bang design o kulay ang gusto mo? Lahat meron ako. Bibigyan na lang kita, Pasensya na, hindi ko sinasadya. Ayos lang ako. Sige, umalis ka na. Sir, okay lang ba kayo? Kaya niyo po ba tumayo? Nasaktan ba kayo? Dadalhin ko kayo sa ospital. Huwag na lang, kaya ko pa. Baka kailangan niyo magpa-x-ray. Hindi. Salamat na lang sa'yo. Sir, Papa! Huwag kayo umalis! Papa! Huwag niyo akong iwan! Dito na lang po kayo tumira! Papa! Super sarap. Sariwa talagang nabili mo. Huwag na. Ako na. Kaya ko to. Ako nang maghuhugas. Ano nga namang basain mo pa yung kamay mo? Ang dami mo nang nagawa para sa akin. Ako naman ang tutulong, okay? Noong 1693, dinayo ko pa sa Chola yung sikat na porcelain dealer ng Yi Dynasty. Siya ang pinakamahusay nung panahon yan. Ang presyo nun. Basta walang katumbas na halaga. Hay! Okay lang yan. May pingas na kaya madaling nabasag. Nagtataka nga ako sa'yo. Bakit bang hilig mong magtago ng mga lumang bagay? Nakita ko sa cabinet. Marami kang nakatagong lumang pinggan. Gusto mo linisin ko yon? Tapos yung mga nakatambak, itatapon ko na. Hindi pwede! Sinabi ko na kasi ako na dito eh. Ako na nga. Buti pa magpahinga ka na. Kahit pabisita ako dito, okay lang. Ang kulit mo. Huwag mo na akong tulungan. Ang galing ko nga maglinis eh. Di ba? Diba?
Si Hobyun mismo ang nasulat nun. Nung Yi Dynasty. Oops. Sorry. Ganito na lang. Papalitan ko. Ang dami namang mabibiling ganun eh. Huwag ka mag-alala. Papalitan ko nung mas mahal. Sabi nila, doon daw sa Hichon, mas marami ka mapagpipilian. Tatapusin ka muna itong paglilinis ko. Oh. Utang na loob. Huwag kang gagalaw, kundi palalayasin kita. Apo, sir. Pwede mo na ba akong bitawan? Ito, hindi naman gaano nasaktan. Kaya nagpasya akong palayain na lang. Naisip ko, huwag ko na initing. Isa pa, halatang-halata naman, na stalker lang siya ni Rachel Han. Nung buhay pa nga si Miss Han, eh, meron yung restraining order para lumayo. Siguradong na-bad trip lang si Steffi Chun dahil sa kanya. Huh? Mm. Sir, ano ibig sabihin ito? Alin? Nitong Death Expo. Nasa Death Expo si Rachel Han? Sabi ng lalaki, habang sinusundan niya noon yung idolo niya, may isang buwan ang nakalilipas. May kasama lalaki si Rachel Han sa Death Expo. Yun ba yung event? Kung saan may humiga sa kabaong para magsulat ng bilin pag namatay. Bakit pupunta si Rachel doon? Hindi kaya sinulat niya yung will nung araw na yon? Kung ganun, hindi totoo yung nakasulat doon. Maniniwala ba kayo sa isang baliw na... sa mga sinabi niya, parang duda nga ako eh. Kaya ang ginawa ko, tinawagan ko agad yung sinasabi niyang lugar. Pero sabi nila, hindi nila nakita doon si Rachel Han. Na-check na ba yung CCTV record nung araw na ginanap yun? Nung tumawag ako, tinanong ko rin yan. Nasira ra 1 month ago, kaya hindi na natin matcha-check. Pareho ba tayo nang iniisip na hindi suicide yung nangyari nung gabing yun? Kung hindi nga yung suicide, yung taong makikinabang sa pagkamatay niya ang posibleng pumatay sa kanya. Baka yun yung nagyayang magpunta sa Death Expo. Tapos itinago niya yung sinulat na will ni Rachel Han. Ikaw ba, tingin mo, may boyfriend siya ngayon? Sabi ng stalker, nakita niya yung mukha ng kasamang lalaki. Buti pa, yun ang kausapin natin. Itanong natin ang itsura. Sino nga kaya? Saan galing yan? Yung teddy bear? Bigay yan ng isang fan na hindi ko kilala. Ang ganda, no? Ano ginagawa mo? Hindi ko nakuha yung USB. Nung hinalaghog ko yung condo, hindi ko nakita. Pasensya na, sir. Isang taong may gawa nito. Magbihis ka. Titignan ko rito, baka meron pang iba. Tapos aalis na tayo. Nakakakilabot naman yan. Oras ba kami maghihintay? Ano ba to? 1, 2, 3. Sa iba mo na kaya ito pabilang. Tapusin mo na. Oh! Winston! Hi, sir. Ay, kumusta kayo? Lucy, kakausapin kita. Huh? Itatanong mo ba kung sino yung lalaking yon? Gusto ko sanang tanongin. Pero hindi yun ang pake ko. Mahihilingin akong pabor. Anong pabor? Ilihim mo sa akin, pati kay Steffi.
Huwag mo nang sabihin kung sino yung lalaki. Pakiusap lang. Kasi, baka malungkot lang ako. Ayoko nang pag-usapan ng taong yun, baka kasi magkagulo pa. Yung palang interview sa'yo, nabasa ko. Sabi mo, may isang lalaki matagal mo ng crush. Kaibigan mo ako, di ba? Bakit nilihim mo sa akin ang tungkol doon? Sino ba talaga siya? Lagot siya sa akin, kasi lagi kanya pinaiiyak. Gusto mo ba upakan ko yon? Ayoko. Ipakita mo sa kanya na gusto mo siya. Kita mo ako. Kahit pakipot yung taong mahal ko, nung umamin ako sa kanya, parang biglang natauhan. Kaya ikaw, magparamdam ka na rin sa kanya. Paano? Madali lang. Kung hindi mo masabi ng harapan, tawagan mo na lang. Sabihin mo, hoy, swerte mo kasi gusto kita. Tapos ibaba mo yung phone. Kahit naman sinong lalaki, sigurado maantig ang damdamin pag nalaman gusto mo siya. Huwag ka na malungkot. Sundin mo na lang yung payo ko sa'yo. Naku, kailangan ko na parang bumalik sa office. Una na ako, ha? Si Lucy. Oh, Lucy, bakit? Nandito pa lang ako, ha? Sabi ko, siya ang tawagan mo. Ay, kailangan mo na magtapat doon sa matagal mo ng crush. Ito na pa. Thank you. Noong una tayo nakita, hindi kita nakausap ng maayos kasi medyo biglaan. Parang iba ang interior design dito kaysa dun kay Steffi. Sa'yo na ba to? O rental lang? O baka regalo ng parents mo? Ba't nyo na itanong? Ikaw ang manager ni Steffi. Kailangan nating makilala na mabuti ang isa't isa. Kinikilatis kita para malaman ko kung pasado sa akin ang pagkatao mo. Sa Harvard ka pala nag-aral noon. So, how old are you? Mukha ka kasing binata. May girlfriend ka na ba? Anong trabaho ng daddy mo? Dapat ba sagutin ko lahat ng tanong? Pasado ka na. Ang gusto ko sa'yo, hindi ka madaldal. Ang manager kasi dapat marunong magtago ng sikreto. Siguradong kapag merong hindi dapat sabihin, hindi ka maku-corner ng mga reporter. Ma'am? That's my cellphone number. I-text mo na lang ako. Isa-save kong number mo. Pag kailangan kita, ako na lang ang tatawag sa'yo. Dapat yung cellphone mo bukas 24/7. Ay nga pala, lahat ng mga gagawin ni Steffi, kailangan mo i-report sa akin. Alright. Bye. Miss! Order ng pagkain. Ano ba meron ngayon? Parang gusto ko ng octopus legs. Yun ang masarap kukutin. Okay. Dalawang octopus legs. Gusto ko yung half cook. Ako rin! Legs? Baka arms? Ay! Bad trip! Siya uli? Stalker mo pa rin si Amanda Seyfried? Inukulit ako eh! Hirap ng pogi! Sa'yo, matawag pa rin ba si Yuna? Naku, wagas kong makatawag yun. Parang wala nang bukas.
Okay ka lang? Isasali ko yung mga yan. Teka, si Mr. Mateo Do ang nanghiram dito sa akin na. Ba't nasa'yo? Mr. Mateo Do ko dyan. Inutusan ko siyang hiramin yan. Ay, at sino ka naman para utusan yung super guwapo at mala-adonis na lalaking yun? Ay, naku, nahiya tuloy ako kasi inaway ko pa siya para lang isoli niya yung mga yan. Ang daldal mo. Meron ako itatanong sa'yo. Ang ibig mong sabihin, wala sa kotse yung lalaki, pero maya-maya, biglang sumulpot sa harap mo? Tapos numuntik na mahulog sa bangin yung kotse, yung lalaki yung sumulpot para iligtas ka. Correct. Tapos bigla na lang siyang naglaho? Oo, ganun na nga. Grabe. Bakit? Magpa-check up ka na. Kailangan yun. Doc, huwag niyong ipapaalam sa iba na nagpunta ako dito. Secret lang to. Wala kang dapat ipag-alala. Simula mo na yung kwento mo. Noong una pa lang, alam ko nang may kakaiba kasi... Mukhang hindi pa naginip dahil parang totoong-totoo. Pero imposibleng mangyari, kaya ayaw paniwalaan ang isip ko. Pero nung... Sigurado akong siya yung nakita ko. Noong una, nasa loob ng kotse. Makalipas lang ilang segundo, nasa harap ko na para iligtas ako. Iniisip niyo na babaliw ako, no? Hindi naman. Ituloy mo yung kwento mo. Lalo akong nahiwagaan dahil sa nangyari nung gabing yun. Mateo to! Sumulpot mula sa kawalan, parang kulog at kidlat. Tama! Parang siya si Thunderman, di ba? At nakapagtataka pa ron. Pagbaba ko mula sa kotse, bigla na lang siya nawala sa harapan ko. Sinusulat niyo dyan na praneng ako? Hindi naman. Ang tawag dyan, hallucination. Epekto yan ng sunod-sunod o patong-patong na problema. Acute reaction to stress. Siguro, dahil hindi makayanan ng katawan mo, kung ano-ano na mga pumapasok sa isip mo. Sigurado ba kayo? Ang isang taong nakakaranas ng trauma at stress, biglang nakakaramdam ng takot na mawala ang lahat. Maaring natatakot na mawala ang matagal niyang pinaghirapan. Isa yung uri ng karamdaman na maaring maidulot ng stress. Ang unang sintomas, audio hallucinations. At kung malala, visual hallucinations. Sa madaling salita, parang guni-guni ko nga lang. Kung ganon, bakit isang tao lang ang nakikita ko? Baka yun ang mas nakakasama mo na madalas. O kaya, hindi mo lang alam. Gusto mong maglambing sa taong yon dahil alam mong maaasahan siya sa lahat ng oras. Kaya puro siyang nakikita mo. Gusto kong maglambing sa taong yon? Oh, kaya lang, kung masyado kang aasa sa iisang tao, sa tuwing may kinakaharap kang mga pagsubok, baka maapektuhan ang relasyon nyo dahil parang pagod na kayo sa isa't isa. Ang may papayo ko, huwag kang masyadong umasa sa kanya. May ihahalin tulad yan sa isang lobo. Pag sobra na sa hangin, biglang puputok. Pero may iiwasan yun kung hindi ka magiging pabigat sa kanya. Makipagkita ka sa ibang kaibigan. O kaya humanap ka ng mga mapaglilibangan. Ba't nakatitig ka? Wala, bakit? Sinundo mo pa ako, kaya ko namang umuwi. Nagpasundo ka, di ba? Talaga? Sinabi ko yun? Hindi ako yung tipo ng tao na iaasa sa iba mga bagay na kaya ko namang gawin. Ibig kong sabihin, hindi ako yung tipo ng tao na laging nagpapatulong. Ayokong maging pabigat. Ayoko rin ma-pressure ka ng dahil sa akin. Bahala ka na nga dyan. Sa susunod, huwag mo na ako sunduin! Tingin ko sinadyang tanggalin ang master cylinder ng kotse, kaya nawala ng preno. Sinong gagawa nun? Swerte mo nga, nabuhay ka pa. Tumama ka ba sa isang malaking bato? Hindi, walang bato ron. Isang bumangga ito. Bakit? Dati ba may bangga na talaga to? Wala, hindi ako bumangga. Sigurado ako na bumangga ka. Wala kang break, kaya kung hindi ibabangga, hindi hihinto. Mr. Kim! Bakit? Excuse ha? Ah!
Hindi. Imposible. Pangalan? Wala. Magdi-dinner pala kami ni Winston mamaya. Gagabihin ka? Kahit gabihin ako, wala kang pakialam dahil buhay ko to. Sinabi ko na, di ba? Hindi ako yung tipong asa ng asa sa ibang tao. Ayoko maging pabigat sa kapwa ako. Nasabi mo na yan. Bakit inuulit mo pa? Para matandaan mo. Nakakapanghina. Sunod-sunod ang mga pangyayari. Ano ba problema? Naalala mo yung baliw na stalker na naka-helmet? Diyos ko. Namatay na pala siya. Ano? Bakit kasi siya nagmotor doon sa highway na yon? Madulas doon kasi puno ng yelo. At saka pang kotse lang yung highway na yon, di ba? Oo nga. Sana sanang magpapatunay na hindi totoo yung will ni Rizal. Ay! Steffi. Nakakagulat ka. Kumusta? Magugulatin ka na? Oo nga eh. Baka dahil sa dami ng pinagdaanan ko, kaya ako nagkaganito. Nasaan si Winston? Tingin ko nandun na siya. Yung nangyari sa'yo, naikwento sa akin ni Winston. Talaga? Mag-ingat ka. Salamat. Ang dami ng baliw na tao sa mundo, no? Sa palagay ko nga, yung kumidap sa akin sa ospital, yun din yung nagpadala ng teddy bear na may camera. Kung hindi dahil sa taong yun, baka tuluyan na talaga akong napahamak. Sino ba yung taong yun? Ha? Yung nakakita ng camera sa loob ng teddy bear. Sino ba yan? Paano mo nalaman yan? Ha? Wala akong sinabi na siya yung nakakita ng camera. Ah, obvious naman eh. Tara na. Steffi, may sinabi ba sa'yo si Lucy? May sasabihin siya? Di bale na. Alam mo, Jackson. Naguguluhan ako. Ba't kaya masama ang kutub ko na hindi nagpakamatay si Rachel? Bakit mo nasabi yan? Dahil sa nakita ko. May napanood akong video ni Rachel na may kausap siyang babae. Pero may tuda ako. Sabi ng babaeng yun kay Rachel, huwag kang magtiwala sa kanya. Baka balang araw patayin kanya. Ano? Sino tinutukoy niya? Hindi lang tanong ko. Teka muna, nasaan yung video? Ipakita natin sa mga polis. Kung totoo nga na pinatay si Rachel Han, malilinis nga ang nadungisan mong pangalan. Huwag kayong magpadalos-dalos. Malapit nang malutas ang kaso niya. Baka makagulo pa pag nakialam kayo. Steffi, nasaan na yung video? Pwede ko bang makita? Naiwala ko na eh. Naiwala mo? Oo, naiwala ko. Panalo na naman ako. Oo nga, ano. Tara, umuwi na tayo. Bakit? Maaga pa. Ano maaga pa?
Umulan ngayon na snow. Umuwi na tayo bago pa magka-traffic. Isang laro na lang. Wala naman naghihintay sa pag-uwi ko. Ay, hindi ka naman talaga sanoy nang may naghihintay sa'yo eh. Oo nga. Sanay ako mag-isa. Hindi ba si Steffi John sa'yo tumutuloy? Umuwi na ba siya? Hindi pa. Kaya lang, sabi niya may nag-iaya sa kanya ng dinner. Kahit na nagsasnow, kahit malamig ngayon, sumama pa rin kahit napahama kagabi. Yaa mo siya. Kung gusto niya magpakalat-kalat sa daan, hindi ko siya pakikialaman. Bahala siya sa buhay niya. Teka, lalaki ba yung kasama niya? Yun ba yung naliligaw sa kanya? Bakit alam mo? Halata naman kasi na nagseselos ko eh. Ano? Hoy, diyan ka nagkakamali. Paano yan? Dalawang buwan na lang. Alam mo, serbisyong legal lang ang maibibigay ko sa'yo. Pagdating sa damdamin, wala na ako maitutulong. Sabi mo gagabihin ka. Kaso ang dali kong napagod. Maupo ka dyan. Ano naman yan? Saluhan mo ako sa pagkain ng chicken at beer. Lumabas ka na, di ba? Hindi ka pa kumakain? Kumain na. Kaso parang hindi ako nabusog. Wala akong gana kanina. Pag-uwi ko, saka ako nagutom. Kaya ako nagpa-deliver. Ubusin mo yan. Diyan ka lang. San ka pupunta? Hindi masaya pag mag-isa lang. Sabayan mo ako. Hindi ako umiinom. Ibig mong sabihin, hindi ka pa nalasing kahit kailan? Basta sanay ka rin dyan. Nasubukan ko na rin uminom dati. Sandali, matanong ko lang. Nakainom na ba kayo ng halo-halong alak? Nung panahon ni Yonshan, may sinabi si Jung Hiyang tungkol sa pinaghalo-halong alak. Sa unang lagok daw, parang kausap mo ang mga anito. Sa ikalawang lagok, kaisa mo na ang inang kaligasan. Kali, lagyan na ng alak ang mga kopa. Ngayon, uminom tayo. Kailangan walang matitirang alak. Ikaw, may napapansin ako sa'yo. Bakit dila hindi ka umiinom? May dala kasi akong kabayo. Napabalita kasi kamakailan lang na maraming na-aksidenteng nangangabayo dahil mga langu sa alak. Kaya nagpa siya ang hari na ipagbawal ang pangangabayo ng lasing. Nako, napakarami mong inaalala. Kung gusto mo, yung kabayo mo, iwan mo dito, maglakad ka lang pa uwi. Eh, tama na nga. Huwag mong hadlangan ang pagdiriwang. Buti pa, sabayan mo na kami sa pag-inom. Oo nga, tama! Oo nga naman, huwag mo na isipin yun. Saka mo na problemahin ang pag-uwi mo. Uminom na muna tayo. Ah, sige! Pahusay ka naman palang uminom eh. Teka! Anong ginagawa mo? Paano mo nagawa yan? Ano? 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 Ano?
Hindi ka talaga iinom? Sinabi nang hindi ako sanay. Bakit? Ayaw mo makipag-inuman sa paso? Ayaw mo makipagsabayan sa aso? O ayaw mo uminom kasabay ang magandang puno? Lasing na lasing ka na ba? Hindi pa. Sanay na ako, no? Alam mo, sabi nila, pag meron kang naaakit o nakakasundo, ang tawag doon chemie. Chemie. Mula sa salitang chemistry. Ibig sabihin, para tayong may chemical reaction sa iba. Ako parang puno ng chemicals. Kaya nababaliw ang lahat ng lalaking nakakakita sa akin. Para silang nagiinit. Pagdating naman sa mga babae, may epekto din ako. Bigla kasi nakakaramdam ng inggit ang lahat ng mga babae nakakakita sa akin. Sa madaling salita, meron akong charm at puno ako ng appeal. Femme fatale. Hmm? Kung hindi ka lasing ngayon, dapat magpa-check up ka na. Tapos na. Meron na akong nakausap na doktor. Buti na lang nabanggit mo yan dahil gusto ko ikwento sa'yo kung ba't ako naiinis. Biro mo, nagpunta pa ako sa psychiatrist dahil ang problemado ako sa'yo. At sabi niya sa akin, ang sakit ko daw masyado, ako umaasa sa'yo. Tapos ang tingin mo lang sa akin, aso, paso o puno? Sabihin mo nga, tama ba naman yun? Sa tanang buhay ko, ngayon lang ako nabahaliwala. Kung totoong tao ka, bakit wala ka nararamdaman sa akin? Mukhang malaking problema to, ha? Kailangan ko makabawi sa career ko, di ba? Paano ako gagana sa pagtatrabaho kung wala na akong tiwala sa sarili ko? Hindi pwede to. Bigyan mo ako ng 15 seconds. Anong 15 seconds? Ang bansag nila sa akin, 15 second fairy. Sa commercial, kaya ko mang-akit ang tao sa loob ng 15 segundo. Ngayon, magkakasubukan tayong dalawa. Pag antigin mo pa rin sa akin, para lang akong aso, paso o puno, hindi ako magaling. Wala akong alindog. Malala ito. Okay. Game. Alam mo, serbisyong legal lang ang maibibigay ko sa'yo. Pagdating sa damdamin, wala na ako maitutulong. Tama ka. Mahirap nga yung masolusyonan. Aaminin ko sa'yo, meron akong pinagsisisihan. Ano yun? Na hindi ako namuhay ng normal. Katulad na ibang tao, hindi ko sinubukang kumain ng merong kasalo. Gusto ko rin yung may naghihintay sa pag-uwi ko. Yun ay ipapakita ko sa taong mahalaga sa akin na mahal ko siya. Yun ang ginagawa ng mga hindi nakaranas na mamuhay ng daan-daang taon. Yung mga bagay na para sa akin noon, baliwala. Yung mga simpleng bagay na nagpapaganda at nagpapasaya sa pang-araw-araw na buhay, yun naman ang gusto kong masubukan. Pero, anong dapat kong gawin?